Hello, Philippines. Good afternoon. Today, yung topic natin ngayon is paano mag-repair ng computer power supply. Yes. Kung paano. So guys, naisipan ko na mag-share ng knowledge kung paano mag-repair ng power supply. Kasi marami din sa ating mga kababayan, lalo na yung mga students, yung nasa on-the-job training, self-employed na bago pa lang, ay hindi pa nakakabisado kung paano. Kasi dyan din ako galing eh. So, I am sharing this video hoping na makatulong sa mga kababayan natin. So, gagamitin kong language na ito is magtagalog tayo, little bit of English and Bisaya kasi Bisaya ko eh. So, actually this is my first video. So, naisipan ko na mag-umpisa tayong i-share ko yung kung paano mag-repair ng computer power supply. So, yung computer power supply, yun usually ang nasisira sa isang computer. So, ngayon, usually yung ginagamit niyo na power supply ng computers ay yung tinatawag na switching power supply. Kasi noon yung luma, yung push button pa yung ginagamit. So ngayon is switching na. So switching power supply yung ginagamit ngayon. Pero the same idea lang kung paano i-fix yun. Yung pag-fix ng computer power supply, hindi naman mahirap. At hindi din madali. At pwede itong gawin kahit nasa bahay ka lang. Lalong-lalo na pag meron kang background doon sa electronics or sa electrical. Kasi yung electronics at electrical is just a similar. So, alam mo kung paano mag-repair ng power supply. Usually, yung power supply, ang nasisira niyan is yung unang-una is yung fuse. Second is yung diodes. Third is yung power transistor. Fourth is yung resistor. Yan lang yung nasisira ng power supply ng computer. Most of the time, 99% based on my experience. So, paano ba mag-repair ng power supply? Mayroong technique yon kung paano. Unang-una, dalawa lang yung usually yung o tatlo lang yung usual problem ng power supply. Unang-una, yung open circuit na problem. Pangalawa, yung short circuit na problem. Pangatlo is yung low voltage na problem. So, pag mag-repair kayo ng power supply, first things first, kailangan yung i-pull out yan doon sa system unit or doon sa computer unit. Eh, para matitest mo talaga at ma-repair mo yung power supply. So, bago nyo bubuksan yung power supply, ang kailangan nyong gawin, lalo na ngayon na yung switching power supply na ngayon eh, wala na yung luma, so switching power supply na. So, yung on dyan is isi-short yun yung green at saka yung black na wire. Isi-short nyo yan. Tapos, like ito yung power cord. Before nyo isaksak yan doon sa outlet, electrical outlet, i-check nyo itong ano, yung
ano-ano yung status ng power supply. Like, ito yung earth ground. Yung sa baba ito is yung line, active line. At saka ito yung negative line. Yan yung sa power cord na connected doon sa power supply. So, unang-unang gawin is itong line, active line, at saka yung negative line. Dito, i-check mo yung kung meron bang presence of resistance to using analog multitester. Mas maganda pag analog eh, kasi makikita mo lang yung deflection niya. So, yung test probe mo, ilagay mo doon like 100K or 10K doon sa multitester mo. Tapos, iti-check mo yung active line at saka yung ito, yung negative line. So, dyan ilagay mo yung test probe ng multitester, yung negative at saka yung positive. Pagkita mo doon sa deflection niya, kung mayroong high resistance reading, ibig sabihin noon, yung power supply nyo ay walang problema. Mas okay yun. I mean, okay yun. Walang problema. So, all you have to do, the next step is to check the voltages using a digital multitester. So, kaya pag nag-repair kayo ng power supply, ay kailangan meron kayong tools tulad ng unang-una is soldering iron, pangalawa yung soldering pump, pangatlo soldering lead, soldering paste, at saka meron kayong analog multitester at saka digital multitester. Yan lang yung basic na kailangan nyo. Plus, kailangan niyo ng basic knowledge ng electronics kung paano niyo mag-test ng especially yung resistor color coding. Kailangan yan. Paano mag-test ng power transistor, capacitors, at saka yung diodes. Kasi yan, yung apat na parts na yan, yan lang usually ang nasisira sa power supply ng computer or any other power supply, kahit na electronics power supply, kung anong klaseng power supply yan, kahit na hindi sa computer, basta power supply, usually yan yung apat na parts ang nasisira sa power supply. So, yun. So, let's continue. Yung sa power supply ng computer, usually, pag mag-open circuit yan, yung reading mo doon sa pag iti-test mo itong active line at saka yung negative line ng power cord connected doon sa power supply, pag hindi nag-deflect yun, ang ibig sabihin, open. Ibig sabihin, may open circuit doon sa loob ng power supply. So, first, maybe nagpumutok yung fuse kaya nag-open yung walang reading doon sa multitester kaya open kasi pumutok yung fuse. So pag pumutok yung fuse, tapos usually pag pumutok yung fuse, ibig sabihin there is a short circuit. Or kaya the first thing to do is i-replace mo yung bumutok na fuse, tapos i-testing mo ulit. Okay, testing mo ulit. So, pag-test nyo ulit ng dito sa active line at sa negative line, pag-open pa rin kahit pinalitan nyo na ng bagong fuse yung power supply. Ibig sabihin, there is an open circuit problem inside. So usually, doon sa power supply, pag ganyan yung mangyayari, the only problem there is a resistor there.
only one. If you can see, usually the value is 470 kilo ohms or 390 kilo ohms. Look for a resistor which has the kung tawag nito, yung resistor na yung pangtatlo na color niya is yellow. And it's usually red, like 390 or 470 k, something like that. Basta resistor na yellow yung pangatlo. Yan yung usually na open. At yan lang usually ang problema ng open circuit na power supply doon sa computer. Now, pag palit mo naman ng fuse, ng bagong fuse, tapos pag-check nyo dito sa active line at saka sa negative line, at tapos nagsushort yung deflection ng multitester nyo, ibig sabihin, there is still a short circuit. So, huwag mong isaksak sa electrical outlet kasi siguradong puputok yan. So, all you have to do is, pag mayroong short circuit, pag-test mo dito sa active line at saka dito sa negative line, pag ilagay mo yung test probe ng negative at positive dito sa multitester nyo, gamitin nyo lang yung analog. Pag nag-fold deflection yun, ibig sabihin there's a short circuit still inside doon sa power supply. So all you have to do is i-check nyo yung unang-unang i-check nyo yung diodes. Kasi yung computer power supply gumagamit na yung apat na diodes. Kaya bridge yan, naka-bridge yan yung apat. Or other power supply is using a cemented bridge diode. So pag nag short circuit yan, ibig sabihin may problema dun sa bridge diode. So kailangan yung palitan. Kung hindi naman cemented bridge diode yon, usually dalawa lang yung masisira sa diode inside dun sa power supply. Dalawa lang. So kailangan yung palitan yung dalawa. And then pag napalitan na yon, i-check nyo again yung active line at saka yung negative line using the analog multitester. Pag nag-deflect pa rin yung pointer ng multitester nyo, pag naka-full deflection pa rin, meron pa rin short circuit kahit na napalitan nyo na yung fuse, napalitan nyo na yung diode. Next step, i-check nyo is yung power transistor. Yan yung usually pag grabe talaga yung sira, talagang umabot talaga yung sa power transistor. Usually dalawang power transistors yan inside. So i-check na yung power transistor na for short circuit. So pag na-found out yun na mayroong problema ng short circuit dun sa power transistor, palitan nyo. And then again, pag napalitan nyo ng bago yung power transistor, check again. Pag napalitan nyo na yung fuse, napalitan nyo na yung diode, napalitan nyo na yung power transistor, then again, in the power cord here, ito connected to doon sa power supply ng computer, tapos ito yung cord, ito yung active line, ito yung negative line, ito yung earth ground. So ito lang yung i-check nyo. I-test nyo dito, ilagay nyo yung test probe ng multitester dito, yung positive negative. Pag nag-deflect yan ng high resistance, like hindi siya pumunta doon talagang zero reading talaga yung deflection niya, full as in short, problema ba yun? Meron ba yung short circuit? Pero pag test nyo dito doon sa active line at negative line at mayroong reading na nga na high resistance, not zero doon sa multitester na analog. Pag high resistance ang reading yan, ibig sabihin okay na yung power supply. Wala nang problema. Yan yung pag-check ng power supply. Kung gumagana na siya o hindi. So, the next thing to do, pag ang reading yan doon is
naka high resistance na siya, so which means okay na yung power supply. So hindi kasi gagana yung switching power supply pag walang mainboard ng computer, kasi doon siya kukuha ng 5 volts na trigger. So yung gawin nyo is short nyo yung green at saka yung black wire. Is short nyo. Pwede nyo gamitan ng soldering lead para is short nyo yun. Tapos isaksak nyo doon sa electrical outlet. Tapos mag-turn on na yung power supply. Saka yung fan niya mag-turn on pag wala ng problema. Then the next step, kukunin nyo yung digital tester nyo, i-check nyo yung voltages. So yung voltages niya is positive 12, negative 12, positive 5, and negative 5. Ganyan lang yung voltages ng power supply. So pag presence yan lahat at yung turn ng fan is normal at mabilis, so ibig sabihin okay na yung power supply niyo, wala nang problema. So ganyan lang kadali kung paano mag repair ng computer power supply or any other power supplies, electronic power supplies. Ganyan lang. So okay. So if you have pag meron kayong mga comments or suggestions, pwede niyong i-type sa baba. At kung meron kayong madadagdag na kaalaman, i-type niyo na rin para maraming mga tao na matututo kung paano gumawa nito. So, pwede na kayong yung computer nyo, kung power supply nyo yung problema, so hindi na dapat na kailang dalhin nyo doon sa service center. Pwede nyo i-fix dyan sa bahay nyo. Or, pag technical person ka din, baguhan ka pa, hindi mo pa kabisado kung paano gawin, or bagong employee, or students, hindi mo pa kabisado kung paano gawin, paano mag-repair nito, you can leave a comment below. You can ask me at pagtulungan natin yan kung paano natin. At pagtulungan natin yan na mapifix yan. So you can just leave a comment and I will just reply. Okay? Okay? This is my first video, so pasensya na, medyo hindi mabilisan yung discussion natin kasi this is my first recording. Pag meron kayong mga tanong, pwede kayong mag-comment sa baba. Hit like and subscribe. Then, in my next video, we will be discussing again a power supply. Then, next is paano ba mag-assemble ng generic computer? We will discuss it on my next video. So that's for now. Thanks for all. Hello, Philippines. Bye-bye.